today's vlog ay mag-harvest ako ng aking kangkong sa aking munting paso. Ang aking kangkong na pipitasin, ayan siya. Makakagulay na ako at nandoon, doon sa kabila. Ayan. Kaya pipitasin ko pa yung talbos doon. Welcome back to my channel. It's Mama Ella Bulano. Good morning here in the US. At good evening sa ibang bansa at sa ibang lugar. But anyway, it's good morning na din sa Philippines. Siguro ngayong oras. Dahil dito is time check is almost 9:20. 9:10, 11:12. Mag-morning na din sa Philippines. Kumusta kayong lahat dyan, my friends and friendship? Sana ay lahat ay magiging in good health at magiging okay lahat ang mga buhay-buhay sa pang-araw-araw. So, panalangin lang natin sa Panginoong Diyos na lahat ay magiging safe at makasurvive sa mga pangangailangan, especially ang financial. Ingat-ingat lang kayo, my friends and friendship. Ito ako dito, today's vlog, ay mag-harvest ako ng aking kangkong sa aking munting paso at makakapagulay na ako sa ng aking harvest na kangkong. Tara, punta tayo sa aking mini garden. Ito ang panahon ngayon namin dito sa US ay mainit. Lalo na ngayon is 99 degrees ang init. Bukas is 106. So Friday is 110. So kahapon pa lang ay mainit na. Kaya ngayon ay sa Friday pa naman may appointment si Papa Dudes. Pero aircon naman ang sasakyan. At si Chanel naman ang magdadala sa kanya sa appointment. At bukas ako ay mag-babysit kay Cash. So, grabe ang init dito pag dumating sa init ngayong summer. Ang nakakatakot dito, my friends and friendship, ay nagkakaroon na naman ng grass fire. Hopefully na wala. Kaya ngayong umaga ay medyo malamig-lamig pa. Pero mamayang mga 2 o'clock or 1 o'clock doon nagsisimula ang aming init dito. So far, so good, my friends and friendship. Ay nandoon, maraming mga bunga at bulaklak ang aking mga kamatis na minamahal ko at inaalagaan ang husto para makasave naman tayo. Ayan, namumulaklak na ang mga yon. Kaya happy-happy si Mama Ella dito sa aking mga tanim. So my friends and friendship, tara! Magpipick up tayo, magpipitas tayo ng kangkong. Ang aking kangkong na pipitasin, ayan siya. Makakagulay na ako at nandoon, doon sa kabila. Kaya mamimitas tayo para isang gulayan. Siya, my friends and friendship, ang aking kangkong na pinitas. Siya, my friends and friendship. Ayan, sobra dami o diba? Kinalbo ko na siya para dumami ang kayang talbos ulit. Ayun. At, ayun, napitasan ko na ito kanina. Nandoon na nilagay ko na sa loob. Kaya, ayan o. Kaya, mayroon pa natitira, kaya kukunin ko. Dami, my friends and friendship. Ayun. At itong cucumber ko naman ay namumunga na, madami din bunga kaya lang hindi ko makikita andoon sa ilalim. Kaya bawat tangkay nito ay mayroong mga dahil sa ilalim. Ang bawat ano namumulaklak sila, may mga bunga na nandoon sa ilalim, mayroon pa dito. Oh.
kadami-daming bunga na papakinabangan ko ng aking tanim. Ang susunod ay ayan ang aking harvestin, ang talpos ng kamote, at igugulay ko yan. Pero pwede ko nang harvestin ngayon para sama-sama kong gulayin. Okay, ilalagay ko na ito doon sa loob, my friends and friendship, at hindi ko na maihahawakan at masakit ang kamay ko. Ayan. Ilalagay ko muna doon. Ayan. Ayan o. Sobrang dami. Ayan. Kaya pipitasin ko pa yung talbos doon. Tara, my friends and friendship, pipitasin pa natin yung talbos ng kamote para dumami ang kayang talbos. Kasi mainit, kailangan aalisin natin ang mga talbos. Ito mga siguro mga 1 month pa bago ko mapakinabangan itong cucumber. Yan, madami na siyang mga bunga. Ito na ang aking talbos ng kamote. Ayan o. Kaya pag halo-halo ko ito mamaya, magsisigang ako sa bangos. Kaya ayan. Ayan na siya. Dito na. Dami. Ayan pa yung kangkong. Pop! Tinalbos ko na yung kamote oh. At para dumami. Kaya ang daming kangkong at daming talbos. Yeah, mamaya. Sarap ito mamaya. Mamaya bibili kami ng bangos. Pag magpunta kami sa Balejo. Para isisigang ko dito. Ang dagda talaga ng ano oh. Dito sa kuko ko. Ang dagda ng kamote at saka ng ano, yung kangkong. Kumusta kayo dyan, my friends and friendship? Kumusta ang isang araw ninyo kahapon? Anong mga pinagagawa ninyo? Ay, ganun din ba kayong busy? Katulad ni Mama Ella, parang wala nang pahinga. Kung wala dito si Cass, okay, nakakapagpahinga. Pero pag ganitong morning, ay busy talaga si Mama Ella. Kapag alis ng dialysis ni Papa Dudes, paglilinis ng bahay, at sa pagluluto ng breakfast, hindi lang si Papa Dudes, kundi pati kay Zoe. No, wala dito ang mga magulang, may pinuntahan, kaya si Zoe na lang ang dito natutulog pa. Inanok ko muna, my friends and friendship, ng tubig para hindi malanta itong talbos. Yan. Sama-sama ko sila ito. Mamaya, pag naggulay, ang dami. Pag ginulay ko lang kasi na solo at igigisa ko sa baboy, itong talbos ng kangkong ay kakaunti lang. Pero pwede na rin. Dito ko ilalagay yung talbos ng kamote. Para yan, para sa bangos. Tapos, itong kangkong ay siguro aadubuhin ko. Ayan, dami. Sarap nito mamaya sa bangos. Pag isasabawan ko. Ito ko. Ito. Ito. Para sa bangos. Yung mga baunan ng mga bata. Tambak lang sila dito ng tambak. Kasi may si mama na nagliligit. Ay, tsura ko na oh. Init sa labas na ngayon. Pag lumabas ka sa labas, iba ang amoy mo. Kaya nag-spray ako, mayroon ako parati ditong nakalagay. Ito, mayroon pa ako ditong watermelon. Yung pakwan, di ko pa nabibiyak. At mamaya, mayroon pa kasi doon sa ref. Ano naman kaya ito? Uy, may mga tilapia pa pala dito. Ilipat ko na lang. Kaya ilalagay ko na lang kaya rito. Wala na na itong kakain mamaya. Sigurado ako. Isang kain lang kasi sila.
tapon ko na para maligtas. Diyos ko, Lord. Hindi pa ako nakapag-coffee, my friends and friendship. Kahapon ito meron akong miswa. Niluto ko lang sa sardines. Pero hindi pa to sira. Kailangan iinitin ko para makain ngayong umaga. Sayang naman pag itatapon. At aalis kami, my friends. Pupunta kami ng Vallejo. Pikapin ang aming mga gamot. So, wait, tulog pa. Kaya ano kaya ang lulutuin kong pagkain sa kanya? Bahala na. Hi, Zoe! Good morning, girl! Ayan pala, speaking of Zoe, nandito siya. Kaya ayan siya, kagigising lang. May gulay. Ito siya, kaya maghanap ako ng breakfast. Tinan niyo, my friends and friendship, ang guava na nabili ni Chanel. Ano kaya ulam namin? Ano na kayang kakain? Itapay. Di ko alam yung kakainin ko. Kaya titingnan ko muna siya, my friends and friendship. Nilalagay nilang leftover. So, mayroon ditong pancake. You like this? Yeah. I'm gonna hit? Yeah. Okay. Pancake lang yun po. Pa kaya to? Ang dami nilang mga pagkain dito. Mayroon pa dito, my friends and friendship. Ano kaya to? There's sushi. Sabi niya, iinitin ko daw itong kanyang pancake. Yung binili nila kahapon. At hindi niya nakain. Kinakulaan ko yung talbos ng kamuti at iulam dito sa bagoong na may suka. At ito ang mga leftover namin na miswa na niluto ko kagabi with sardines. Ayan. At mayroon pa ritong tilapia. Kaya solved na ang morning namin with coffee. Okay. So kakain na tayo, my friends and friendship. Tara, kain na tayo. Ayan, Papa Dudes. So sarap na sarap siya. Ayan ang ulam ni Papa Dudes. Sarap ng kain niya dyan. Ayan. Naku. Down lang ang kainin mo, Dad. Ito naman yung sa akin. My friends and friendship, tapos na kaming mag-almusal at lunch. Ang almusal, dahil siyempre malapit mag 12 o'clock, kaya hatiin nilang natin ang almusal at saka ang lunch. At sobrang init na ngayon, umpisa pa lang. It's 11:35. May init na. Pero dapat pupunta kami ngayon sa Vallejo. Pupuli na makaalis kami. Wala kasi kaming mga pagkain na. Kailangan na makapag-grocery na. Ang konti lang. So, take your vitamins. Come on. Andrea called. Andrea called. You need to finish that. Okay. That's the last. Okay, put it in your mouth. Kaya ang daming kinain ni Papa Dudes ng kamote na in-steam ko. Hindi naman niya kinain. Ano kundi mga dahon lang. Importante kailangan niya yon. Yung pangkain lang kasi namin, ang aming mga tanim-tanim dyan sa paso, ay siguro kung medyo malaki-laki ang aming backyard, ang dami ko sigurong tanim. Katulad doon sa dati naming house. Ang problema ay maliit lang ang aming backyard at maraming mga tanim dito, si Chanel at saka si Grimes, na mga tanim lang. Pero mabuti naman kahit papaano, mayroon akong mga kakaunti lang na pangkonsumo lang na cucumber na tanim, at mayroon akong talbos, mayroon akong kamote na baging, at mayroon din akong kangkong. Na yung mga binili kong kangkong pag nagluluto ko, pinagtalok-talok ko lang doon. Pinagtusok-tusok. Tapos, yung mga kabatis ko rin na mga ginagamit ko dito sa bahay, yung mga nabibili kong mga malalaki, ay nilalagay ko lang sa mga paso at ayun. Pero hindi pa ako nakatikim sa kamatis. Hopefully na, mga by July end or August, makaka-harvest ako ng kamatis. Ang dami niyang bulaklak, may mga bunga, siguro ang mga bunga ay mga 12 na malalaki na, at sige pa rin ang kanyang bulaklak. Pero hindi katulad noon sa dati kong naming bahay, na ang dami kong tanim na kamatis na ganitong kalaki ang kamatis, ang lalaki. Nagtutumbahan na ang puno dyan sa sobrang laki. Kaya ngayon, medyo pa, unti-unti lang tanim ko ng pangangailangan. May tanim din akong sili. Yung tawag nito is banana pepper. Yung matamis siya na hindi siya, pang sasinigang lang. Yun, madami na bubuhay na. Yung tinanim ko rin yun dahil nagbili ako nung may handaan dito. Inalis ko yung buto, pinanglagay ko sa paso at ayun, lumalaki na silang lahat. Nabusog naman kami sa aming breakfast. Papa, nabusog ka ba? Ito na lang natira sa miswa namin. Busa.
Oh, Papa, nabusog ka? Yeah. Grabe. Grabe. Ayan, nag-iinom siya ng miswa. Kaya sabi ko, ito na ang lunch natin at saka breakfast. Kaya ito magliligpit na ako at ewan ko kung anong oras dadating si Mikel kailangan. Ako makapunta tayo ngayon ng Baleo. What's happening dito? Kaya nga eh, wala si Mikel, baka may pasok, may school. At mainit naman pag umalis tayo. Iyaya na lang natin si Chanel, nasamahan niya tayo. Kaya yun, kaya bahala na. My friends and friendship, nakapagligpit ako kanina, na-stress na ako sa sobrang, yun, napapagod na ako. Pero ngayon okay na at ito yung kangkong, mamaya ko na lang ito lutuin. Alis muna ako at pipikapin namin yung gamot namin, kaya ang pinalabas namin yung isda. Mamaya na lang. At marami pa akong gagawin at may pick up in. So, alis muna ako, my friends and friendship. Okay. Kailangan naming umalis ni Papa Dudes. Papunta kami ng Vallejo. Wala kaming bigas, wala kaming toilet paper. Para mga magugusili lang ako ng mga ilan-ilan ng my friends and friendship para mayroong kami ritong laman na ang aming pantry. Yung mga importante lang kasi my friends and friendship. Kaya kahit mainit ngayon is na... Teka, tanungin ko nga. Alexa, how many degrees today? In Pittsburgh, it's 94 degrees Fahrenheit with clear skies and sun. Today's forecast calls for more of the same, with a high of 99 degrees and a low of 69 degrees. Also, there's an excessive heat warning in effect from Tuesday, July 2nd, 11 a.m. to Saturday, bukas. July 6th, mataas 8 bukas. p.m. Mataas bukas. So, Alexa, what is the weather in Vallejo today? Right now in Vallejo, California, it's 85 degrees Fahrenheit with clear skies and sun. Throughout the day, you can expect more of the same, with a high... Okay, medyo okay lang siya, Vallejo. Dito ang mainit sa atin. Yun, kasi meron kasi kami nga tinatanungan si Alexa. Alexa. Minsan nasasalita si Alexa. Sabi ko, Alexa, tumahimik ka dyan. Ayos! Saklay muna ako. Di ba ako nakapagkulay nga ng aking buhok? Mainit kaya itas ko na lang itong aking buhok. Bibili lang tayo ng ano. Di ba mapapadala ako doon? May smart and final na lang. Sandali. Maglalagay muna ako ng hikaw. Okay, alam naman niyo my friends and friendship. Si Mama Ella, di talaga makakalabas nung hindi todo na may hikaw. Ano dahil? Hanapan ko daw siya ng t-shirt na ito. Okay. So, yan. Yes ko na. Ako nga, my friends and friendship, ito naka-short. Kasi mainit. Wala na. Punta man na kami sa Vallejo. Sobrang init. Kaya buti itong mga sombrero na to. Napapakinabangan ko. Nakapag mayroon ako sa Pilipinas din na iniwan ng mga sombrero dahil mag okay ito sa init eh nagsusombrero ako doon sa Pilipinas dahil pag tumatawid ako doon sa aming isla noon sa barrio sa isla namin sa Batan ay nagsusombrero ako talaga at malaking tulong talaga ito na matakpan ang mukha mo sa init. Kaya yun o, tingnan niyo o. Bukas ang pinakamainit at saka sa Friday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 110 degrees kami rito. Kailangan makabili na ako ng mga... End of the month kasi ngayon, my friend and friendship. Kaya time ng mga senior na bumibili. Pagtanggap ng mga pension, ayun, nagbibili kami. Grabe, biloksan ko muna my friends and friendship itong sasakyan. Kala mo nag-open ka ng oven. Sobrang init. Pangbuksan ko muna. Ay, grabe, oh. Mas lalo mag 110. 99 degrees pa lang ngayon. Ay, napapasok ko pag hinawakan mo. Panda rin dapat. Dahan ka, Papa, ha? Siwanan mo lang dyan. Okay. Okay, go. Mainit pati yung pag hinawakan mo yung car. Buksan mo muna. Kuha ko ng umbrella. Grabe, init. Pasok ko muna itong kanyang walker. Ito ay hindi naman siya bumaba at naglalakad. Pipikapin ko yung gamot niya. At dito lang niya ito ginagamit pag pumasok sa bahay. Kaya ayan. Lalagay.
Sip, andarin mo na. Grabe. Si Zoe at saka ang mami ay alis din. Ito mga garbage ni Charol. Grabe, init no. Ito ang water mo. Ito yung sa akin. Malamig-lamig. Grabe. Taas mo yung ano. Init. Ipulo mo ng aircon. Baka mainit yung upuan. Ay grabe, mainit ang upuan. Dapat may sapin ako pag upo. Init ang upuan, my friends and friendship. Aray ko. Init. Oh my God. Sige, patakboy na natin para mag ano. Pwede mo dyan, patakboy na natin para maglamig din sa loob. Hindi ka inano ng aircon pa. Oh. Grabe, my friends and friendship. Parang pumasok kami sa oven. Inom ka ng bate? Inom ka ba na ng water? Grabe. Sabi ko kay Papa doon, so huwag muna tayong magkasino at medyo short tayo ngayon sa budget. Dahil sabi ko, hindi pwedeng mag-ATM sa savings, kundi sa ano lang, checking. Pero ang checking eh, short tayo kako ngayon sa budget. Kaya, lalo lang muna tayo, sabi ko. Pag medyo may abundant at available naman. After kasi nakatapusan ng buwan kasi may friends and friendship, ang mga unexpected na mga bills ay naglalabasan. At least kahit papaano, naglamig-lamig na. Oh, grabe. Puros muna tayo. Yan pa rin sa the Holy Spirit. Amen. Gabayan tayo ng Panginoon Diyos sa ating biyahe papunta kung saan man dito sa Baypoint at saka sa Balen. Yan, piniinom ko muna siya ng tubig. Hindi naman si Papa dun bumababa ng sasakyan. Ako lang ang bumababa. Duruin mong mga more than 1 week na hindi kami nakalabas ng bahay. Doon lang kami sa bahay. Dahil wala nga kaming sasakyan. Dahil si Miguel, kay Miguel ang sasakyan ginagamit. At nag-aaral. Mabuti si Jarrell ay off. Mag-i-edit lang siya ng mga vlog ko. Pero sabi ko, huwag muna ikaw mag-edit at tatapusin ko na lang itong last na vlog ko. Pupunta pa ako ng Costco. Kung hindi sa Smart and Final na lang tayo, titingnan natin. Mga listahan naman ako dito. Sabi ko, huwag naman sanang sumubra ako. Bibili lang naman ako ng ito. Bahala na. Budgetin na lang. Hirap kaya my friends and friendship mag-budget sa panahon ngayon. Sobrang nagtaasan talaga my friends and friendship. Ang mga bilihin, yung pati mga bayaran sa kuryente namin, sa cable, sa ano ba yun, yung solar, binabayaran naman sa tubig, ang mga binabayaran namin, ay pag halimbawa nagtotal kami sa mga babayaran namin yan, ang mga 500, hinahati namin yan sa tatlo, si Chanel, sa apat, si Chanel, si Grimes, si Jarrell at saka ako. Kaya parang hindi masyadong mabigat dahil apat kaming naghahati sa bills. Ganon din sa bahay, parang nag-uupa rin kami ng apartment. Tapos ay ang mortgage ni Chanel is 3,000 plus. Nag-share din kami para baka bawas din sa kanilang mga binabayaran. Dahil maraming binabayaran pag may bahay kay responsibilidad mo talaga magbabayad ng insurance, hindi lang yun, ng mortgage, marami. Kaya yun, kaya kailangan nakatira ka sa anak mo, tulong-tulong lang kami. Hindi namin pinababayaan sila kahit kaninong anak ako tumira, kung hindi man kay Chanel, kung halimbawa tumira ako sa ibang mga anak, ganun din siyempre ang aming gagawin. Dahil ayoko naman yung magpabigat sa mga anak ko. Dahil meron naman kaming kinikita ni Papa Dodds at saka si JR. Kaya kailangan naman share-share lang, tulong-tulong. At ang natitira, ini-enjoy lang namin ni Papa Dodds. Napapadala lang kami after na makapagpadala kami. 3 hours later. Ipapatuloy ko yung aking kwento. Nakapagpapadala kami. Kararating ko lang. At nawalan ako ng battery ng aking GoPro. Kaya dito ko lang ipagpatuloy. Kaya napapadala din kami sa aming bahay sa Pilipinas sa
mga bills din yung binabayaran. At lahat ay yung nakatira doon, yung nagpapantay ang mag-asawa. Ang dalawang anak ay sila rin doon ang nagpapantay, naglilinis sa bahay. Napapadalan kami ng kaunting allowance nila. Libre ang wifi nila, libre ang kuryente, libre ang tubig, libre ang bahay. Pag may tumutulo ang bahay nila, kami ang napipinance doon na kung ipapaayos. Kaya maswerte din ang nakatira doon sa bahay. Kaya nasa sa kanila yon kung pabayaan nila yung bahay at iiwanan nila yung bahay. Saan sila makakita na maganda ang buhay nila doon dahil nasa compound sila, lalaki ang mga anak nila na tahimik ang lugar at may bahay na silang sariling tinitirahan at ang obligasyon lang nila ay they gonna take care our house at lilinisan lang doon. Binigbigyan din namin sila ng allowance, pati ang anak, basta maglinis lang, magwalis, basta di lang pababayaan. Yun lang kasi, once a year lang kasi umuuwi. Kung hindi kami ni Papa makauwi, ang mga anak namin is halos every year, umuuwi ng ati-atihan. Kaya sabi ng mga anak namin, ayaw na, kasi sabi ko, magpapagawa pa ako ng kung ano-ano pa doon sa bahay. Lagyan ko ako ng mga tiles. Sabi ng mga anak ko, tama na yung bahay natin. Huwag na kayong mag-intindi at gastusan pa ninyo ng pera ninyo dito sa Amerika. Magpadala kayo at gastos kayo ng gastos doon. Matanda na kayo, mama, papa, kaya mag-enjoy na lang kayo. Huwag kayong mag-isip na kung ano ang igagastos pa ninyo doon sa bahay natin. Tapos na yon. Kaya kung doon kayo nakatira, oo, pwede. Iwala na kayo, binabakasyonan lang yon. Time will come na kami na lang, o kaya pag tumanda rin kami, kaya huwag na niyo, tama na yan, sabi niya. As long na maganda na ang bahay at may safe naman doon at may nag-aalaga. Kaya maswerte ang nandoon na nakatira sa bahay. Hindi ko naman kamag-anak ko rin. Maswerte sila at yun, nandoon. Minsan lang kami umuwi at doon sila. Ang kinikita nila o sinuswildo nila pag nagtatrabaho, kanila lang yun. Dahil lahat kami ang nagbabayad, o diba? Okay yun, kaya dapat alagaan ng ninyo ang bahay namin. Dahil wala naman kayong amo dyan, yun lang ang aking bilin. At masasabi ng mga bata, enjoy niyo ang perang. Gusto kong umuwi dahil ang social security ko, kailangan kong makuha yun. Dahil pinaghirapan ko yun at naging matured na, kailangan nang i-file na ang aking retirement para makukuha ko yun. O diba? Kaya my friends and friendship, halika, punta tayo my friends and friendship doon sa kusina. Kararating ko lang. Punta tayo doon. Ang init. Tapos lalo bukas, 108 degrees. Sa Friday, 110. Grabe. Kaya kanina, parang oven din nga yung pinakita ko sa inyo. Namalingke kami dahil wala na kaming bigas. Ayan. Ay, naku, sobrang taas ang mga bilihin. Ito, ang binibili ko parati ay malaki ang itlog. Ngayon, pumayat na ang itlog na binili ko. Nai-stack lang sa ref. Kaya sabi ko, yan lang ang gagamitin natin pag maubos bibili. Meron pa, bumibili naman si Jarrell sa kanya. Yung kay Jarrell doon. Bumibili din si Chanel, ayun. Kaya bumibili din kami. Kaya kaming bili rito ng maaming mga gustong pagkain. Dahil ganun talaga, dahil kailangan na huwag magpabigat sa mga anak. At ang mga anak huwag magpabigat sa magulang. Pero akong mama, pag nagluluto akong mga Filipino foods, kailangan kumain ang mga anak ko. Yun ang gusto ko. Bumili ako instead na malaki-malaki na binibili ko sa Costco. My friends and friendship, itong toilet paper, bumili ako na almost $22 ang toilet paper. Ay, ito na lang ang aking binibili. Pwede naman, hindi naman agad, di ba? My friends and friendship, nauubos. Kaya stock lang dyan ang pera. Kaya ilang piraso naman ito, madami din, 18 din. Hindi namin mauubos yan. At bibili na naman kami ulit pag maubos yun. Ito si Chanel naman kahapon, namalingke din siya ng mga prutas. Sama-sama kami sa mga prutas dito. At mabuti na lang at nakalabas kami, may sasakyan. At ito, nagbili rin ako ng pang dishwash namin. Kaya ako kasi ang sa tao dito sa bahay, kailangan na meron ako dito lahat na madudukot. At ito, meron ako dito at ng talbos ng tinanim kong kangkong. Kaya bumili ako ng bangos para igulay ko dyan bukas. Bumili rin ako itong Skyplex, is almost $8 na. Kaya bumili rin ako para meron naman dito kung kailangan kumain o minom ng gamot. Kung kailangan ay mayroon dito na kakain at minom ng tubig at saka gamot. Ito, nagmahal na din. Dati is 5 something lang to. Ngayon naging $6.19 and almost $7 na. Ayan. Naku, grabe ang pataasan ngayon, my friends and friendship. Itong aso namin, lupunok ko talaga. Papaliguan siya. Ito, makbo dito.
Oh, kama na. Ayaw niya. Ayaw niya. Ayaw ang maligo. Come here. Come on. Come on, let's go. Come on, let's go. Ayan. Yung aso namin ayaw maligo. Ito, yung pangpabango ng bahay. Nag-sale ito sa Costco. Kaya bumili ako. Magkano lang to? Parang $11. Marami ang laman. Ang dami nga. Ang sumubra na kasi taas lahat ng mga bilihin. Ay nako. Sabi ko, kung hindi ka lang pwede lang, hindi ka kumain, huwag ka nang kumain. Sobrang mahal na. Sobra. Kaya ilalagay ko muna. Buta ito sa kwarto, sa ang kama. Pumali rin ako ng, well, mayroon pa kami. Mayroon pa ako dito. Ayun, pero kailangan kong may extra. Ano na to, my friends and friendship, almost. $10 na rin. Ito, oh, yung canola oil. Tapos, ito ay Kirkland lang ang kinuha ko. Yung pang sabon sa plato. Kaya is $7.99, bali 8 na. Iyon. Bumili ako ng bangos. Pinalinis ko kaagad. Lagay ko lang muna doon. Bukas pa yan lulutuin. At ito, may mga fish din akong binili. Anong klaseng fish ito? Ako ito mga fish na to. Ito lang ang mura. Yung dalawang ito parang galunggong. Ang preto. Ayan, si Zoe parating naghanap ng bread, yung pandesal. Bumili ka agad ako ng pandesal para parang siyang kainin. Eh, may nakapasok na lang ha, my friends and friendship. Kaya isasap ko siya. Saan na kaya yun? Malaki eh. Kinukuryente ko, ginaganong ko lang siya, my friends and friendship. Tapos sumutunog siya at kinukuryente. Ewan ko na saan na yun. Ito yung hinahanap ko parati pag nagpupunta sa Costco. Dati lang to, my friends and friendship, is 6 something. Yung hot dog na beef. Nasarapan kasi ako dito. Beef siya. Kaya ngayon ko lang nakita doon ito. Ilalagay ko dito. Ay, hindi na dapat sa... kung ilagay sa ano, sa freezer at baka tumigas. Hindi tayo natin maluluto. Ayan. Ito, namili rin ako ng deep fry at ang repolyo, sibuyas, yung mga importante lang. At bumili din ako ng saging. Medyo pinili ko lang yung may hilaw-hilaw. Ayan. Ito, binili rin pala ako, my friends and friendship, na saging. Mura lang kasi siya, hinog na. Oo. Yun lang. Ang mga pinamili ko, my friends and friendship, pero lahat-lahat na. Umabot na ako ng 350. Sabi ko 200 lang o 250, pero hindi. Ayaw talagang magpatawad itong gastusin. Sobra ng mahal. Yun lang, my friends and friendship. Mamaya uli. Ay, salamat. Natapos na rin ako, my friends and friendship. So, hanggang sa muli nating pagkikita, my friends and friendship. Don't forget to subscribe my channel. It's Mama Ella. And don't forget to like. And you can comment down below the box. Shout out sa inyong lahat. At ingat lang kayo parati. So, bye-bye!